karapatan po ng bawat Pilipino pumili ng kanilang iboboto. At sinasabi ko, ini-enjoy ko lamang yung karapatan ko at hindi ko iboboto si Sara Duterte. Iboto nyo! Wala akong pakialam sa inyo. Kung sa tingin nyo magaling siya, iboto nyo. But I rather vote if walang makakalaban ibang kandidato ito, kung hindi si Senator Rapi Tulfo, kung wala talagang pagpipilian, mas iboboto ko pa si Senator Rapi Tulfo. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 14, 2023. At ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio itinalaga bilang pansamantalang government caretaker. Bakit? Ang ating Pangulo po kasi nasa Singapore, dumadalo po sa isang official na business ano bilang Pangulo po ng bansa. Mamaya panonoodin po natin yung kanyang mga naging pahayag doon po sa summit na kanya pong dinaluhan. At kaugnay din po nitong balita na ito, inaasahan po natin na ang ating Vice Presidente gaganap sa kanyang tungkulin ng nararapat. Hindi muna tayo mambabash ngayon sa mga basher ko dyan ha, na supporter nitong si Sara Duterte. Dahil pinagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Sara Duterte, ibibigay ko din muna yung pagtitiwala ko ngayon for a week dito sa ating Vice Presidente. Pero syempre, nakamasid po tayo. Kailangan tingnan po natin ang kanyang mga ginagawa kung naaayon po ba sa ipinagkatiwala po sa kanya ng ating mahal na Pangulo. Kasi sino ba naman si Top 1? Sino tayo para questionin ang desisyon ng ating Pangulo na ibigay pansamantala bilang tagapangalaga ng gobyerno po ng Pilipinas sa kasalukuyan? Ito pong si Sara Duterte, ang ating Vice President. Baka magalit kayo sa akin ha, kasi ito, tinatalakay po natin ngayon si Sara Duterte. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. At wala namang mali dito sa nakita po natin bilang government caretaker dito kay Vice President Sara Duterte. In fact, yan po ay desisyon siyempre ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kaya kailangan suportahan po natin, ngunit maging mapagmatsyag po tayo. Alam naman natin na meron pong mga nakapaligid na puwersa na naghahangad na ang Pangulo po maalis sa posisyon. At sino ang magbebenepisyo dito? Walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte. I just hope na hindi po yun ang iniisip ni VP Sara. Pero sinasabi niya, wala sa kanyang hinagip o imahinasyon na aagawin ang posisyon sa ating Pangulo. We are hoping na ganun nga, pero ito po ang balita. Panoorin po muna natin ang balita kung saan itinilaga ng ating Pangulo bilang caretaker ng gobyerno ito si Vice President Sara Duterte. Pansamantalang itinalaga bilang government caretaker si Vice President Sara Duterte habang nasa abroad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, mananatiling nasa ibang bansa si PPPM hanggang sa araw ng Linggo. Sa ngayon ay nasa Singapore pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos dumalo sa 10th Asia Summit at inaasahang dadalo rin sa Grand Prix 2023 Formula 1 Night Race sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lee Hsien Loong. Yan! Nadinig po natin ang balita. Nasa Singapore po si Pangulong Bongbong Marcos para dumalo sa summit po doon. At inaasahan po natin over the weekend, panonoodin niya po ang Grand Prix. At last year, pinanood niya po yon, subalit katakot-takot na batikos ang inabot po ng ating Pangulo. At ngayon, binabatikos po siya. Ang sinasabi ng mga anti-Marcos forces, problema sa bigas, inuuna pa raw ang panonood ng Grand Prix. Hindi nila nauunawaan na sa pamamagitan po ng pakikipag-associate ng ating Pangulo doon sa event na yan, marami pong mga pagkakataon na nakakasalamuhan niya ang iba't ibang leader at nagre-resulta po ito sa imbitasyon. Vice versa ng bawat nasyon, ang Pilipinas at iba pang mga nasyon na nag-imbita sa ating Pangulo. At ito ay nagresulta nga sa iba't ibang investment pledges. In particular, ang pag-imbita po ng ating pag-imbita po sa ating Pangulo ng Prime Minister po ng Singapore, nagresulta po ito sa magandang ugnayan at investment pledges ng ibang mga negosyante diyan po sa Singapore patungo po dito sa Pilipinas. At inaasahan din po natin na makatapos po ang event na yan hanggang Linggo, ang Pangulo magdadala po ito ng panibagong investment pledges mula po sa kanyang mga nakausap diyan po sa Singapore. Bakit? Mismong ang Pangulo po natin ang nagpaliwanag sa kanyang mga nakausap na maganda pong maging investment destination ng Pilipinas. Pinagmalaki po ng ating Pangulo ang Maharlika Investment Fund
bilang tugon sa lumalalang problema po ng ating bansa ng pagkakabaon sa utang. Ayon sa ating Pangulo, magiging kaparaanan po ito ng ating gobyerno para kumita nang hindi na po kinakailangang mangutang. Kaya hinihimok niya din po ang mga investor na maglagak din po ng kanilang investment, in particular diyan po sa Maharlika Investment Fund. Panoorin po natin ang balita na may kaugnayan po diyan sa sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Inilatag na po ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa 10th Asia Summit ang investment opportunities na maaaring magbukas sa ilalim ng Maharlika Investment Fund. At ayon po sa Pangulo, kabilang sa mga sektor ng Pilipinas na maaaring pagdagdag ng pamumuhunan sa tulong ng MIF ay ang sektor ng infrastruktura, energy development at agrikultura. Kinabahan, inikayat ng Pangulo ang mga dayuhang negosyante na mamuhunan sa Pilipinas, lalo na kuskusan ang mga reformang ipinatutupad ng pamahalaan pagdating po sa magdinegosyo sa bansa. Pagtitiyak naman ng punong ehekutibo, professional fund managers ang mamamahala sa MIF at hindi ang gobyerno para matiyak ang pagiging independent nito sa financial operation at policy making. The fund is designed to consolidate investable funds from government and financial institutions to further drive economic development through strategic investments both domestically and overseas. To those who are looking to invest in the Philippines, we offer incentives, tax breaks, and robust legal frameworks that safeguard the interests of foreign investors. Intellectual property rights are protected, ensuring that innovation flourishes within our borders. We also note that geopolitical stability and regional cooperation are cornerstones of our foreign policy. We are dedicated to peaceful relations and collaboration that foster a conducive investment and business climate. Okay, now tututukan natin ang magiging kaparaanan nitong si Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng gobyerno mula ngayon hanggang sa Linggo. Sabi ng mga basher natin dyan, sabi nito, "Nako tapwak, ginagawa mong bobo ang mga Pilipino. Ang pagkakaalam ko, kapag ka ikaw nanonood ka sa isang bobo, mas bobo ka. E nanonood ka sa akin at sinasabi mong bobo, ginagawa kayong bobo, eh mas bobo ka siguro. Anyway, hindi na natin tutuloyan. Ambisyosa kang prag. Lalaki ako, hindi ako babae." Siyempre, dahil itinalaga siya ni BBM dahil nasa official visit siya abroad at dahil buo ang tiwala ng Pangulo kay BP. Bakit? Sinabi ko bang walang tiwala si Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte? Hindi ko sinabi kailanman yon. Pero kami, hindi kami nagtitiwala ng lubusan diyan sa Vice President po natin. Tanggapin nyo ang katotohanan na porket hindi po kami nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte, eh hindi na kami susunod sa kagustuhan ng Pangulo. Magkaiba yon. Tinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos, susuportahan namin. Pero hindi ibig sabihin nun, lubos ang pagtitiwala namin dito kay Sara Duterte. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko po siya iboboto. That is why, kung hindi ko siya iboboto, wala po akong tiwala sa kanyang kakayahan bilang Pangulo sa 2028. I-replay natin yung post po ni Politic PH, and that is why dito pa lamang sa pagkakataon na ito makikita po natin kung gaano kagaling ang Vice President po natin na si Sara Duterte. Panoorin po natin kung paano po siya ginisa dito nitong si Senator Risa Ontiveros. During the 6 years of your term, ano yung i-pursue nyo na primary mandates ng inyong opisina? Mr. Chair, Your Honor, Yusek Lopez will answer the question. Diba? Siya tinatanong, pino-forward niya sa kanyang undersecretary. Ang galing, di ba? Ganun ang presidente na gusto nyo. Anyway, kayo ang may gusto niya, ha? Hindi ko naman kayo pinipilit na wag iboto si Sara Duterte. Ang sinasabi ko lang dito sa programa ko, sa 2028, hindi ko iboboto si Vice President Sara Duterte. O, tuloy natin. Mr. Chair, Madam Vice President, if you don't mind,
tungkol po, sorry, Chief of Staff. Mr. Chair, it's a general question. Kung anong primary mandates ang ipo-pursue ni BP during the 6 years of her term? So, panoorin nyo kung paano sumagot si Sara Duterte. Yes, there will be only two permanent projects. May coach pa? In the office of the Vice President. May coach pa sa gilid. Ha? May nabumubulong-bulong sa gilid. Oh. Ang galing, di ba? Abugada yan. Tuloy tayo. One is the permanent office and residence of the future Vice President. The second is the Vice President's museum. And yes, that's two. And then the third is the omnibus law about the charter of the office of the Vice President. Salamat kayo, Madam VP. But I was asking po about primary mandates of your office. Ito po, I understand, two or three permanent... Ayoko kay Rizzo Ontiveros, on the other hand. Pero makikita po natin dito kung sino yung mas appropriate magsalita sa harapan ng publiko. Bahala kayong pumili sa kanilang dalawa. Wala akong pakialam sa dalawa na yan. Ngayon, okay lang sa akin na si Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, pinuno ng bansa, caretaker, kasi pinagkatiwalaan siya ni PBBM. Wala tayong magagawa kung hindi sumunod. But it doesn't mean na after noon o ngayon, kuha niya yung suporta ko. Wala. Ano? Suporta lang yon dahil pinagkatiwala ng Pangulo sa kanya pansamantala ang gobyerno po ng Pilipinas. O sige, tuloy po natin ito. Project, yung permanent office, yung BP's museum, saka yung omnibus law and charter governing office. Mga ugali talaga ng DD-sheet. Pare-parehas kayo, mga DD-sheet. Manang-mana kayo sa tatay nyo. Palamura, mga mababaho ang salitang lumalabas sa mga bibig ninyo. Yan lang kasi ang kaalaman ninyo eh. Wala kayo talagang mga utak, mga DD-sheet. Ang alam nyo lang, magmura sa kapwa ninyo. Ang alaman nyo lang, i-curse ang mga hindi nyo kapanalig sa paniniwala ninyo. Doon tayo nagkakaiba. Kami, kahit hindi namin kapanalig sa paniniwala namin, kung hindi naman tinitira si Pangulong Bongbong Marcos, hindi namin sinasabihan ng hindi maganda. Ako lalo, hindi ako nagmumura sa mga kalaban ko sa politika. Isang beses lang akong, dalawang beses rather, nakapagmura sa harapan ng publiko. Una, sa vlogger, ibang issue yon, hindi politika. Pangalawa, may manonood dito, I lose my temper, minura kasi ako, kaya pinatulan ko. Pero kayong mga DD-shit kayo, wala kayong ginawa kung hindi magmura at manakot. Tingnan nyo ngayon, nakakahiya o, oh, yung vice presidente po natin, ginigisa ng isang senador. Your office itself, ano yung primary mandates that you will seek to achieve as the Vice President, Mr. Chair? The strategic direction is to institutionalize and implement socioeconomic services and key programs towards nation building. Now, I know kung bakit ayaw niya lumaban sa debate noong vice presidential election. Tama naman yung pinupunto dito ni Politic PH. Eh. O, basahin natin, medyo nosebleeding ito. High drama in high office. Well, it seems our vice president is more suited for a dramatic soap opera than the hallowed halls of governance. Sabi ni Politic PH ito, hindi po ako ha. Para sa kanya, sa tingin niya, eh, pang soap opera lang ito si BP Sara Duterte, hindi para sa governance. Isip-isip, picture this. There she was, on the grand stage of the House of Representatives, cast under the glaring spotlight as she was grilled about her budget. And instead of handling matters with grace and diplomacy, she opted for a diva-esque exit. A walkout, in fact, clearly the role of the gracious leader wasn't in her script that day. Now, it didn't end there. Enter Act 2, the Senate chamber, challenged with a series of questions, especially by opposition, Rizza Ontiveros, our BP chose not just to dodge, but to take personal offense. Ano ba yung sinabi ni Vice President Duterte dito kay Rizza Ontiveros? Puntahan nga natin yung official statement ni Vice President Sara Duterte. Nagtataka ko, kasama ba sa mandate ng Vice President ang i-take offense
ang kanyang mga critics. Tingnan niya natin kung nakalagay dito. Hanapin natin, ano? Ito, oh. Sabi niya rito. Ito lang ang pinost niya, eh. Yung mga kritiko niya, hindi niya kasi kayang i-handle with diplomacy. Kaya atakihin niya rin. Sabi dito ni Vice President Sara Duterte, since the Vice President was not entitled to CF in 2022, she should disclose, ah hindi, hindi pala. Ito pa lang yung mga pinost niya na sinasabi ng mga kritiko niya. Which is, I believe, part of accountability and transparency. She would disclose, she should disclose how she spent every centavo of the 125 million in 19 days. The public has the right to know. Ano ang reply? This is another opinion by Ms. Castro. We urge the Commission on Audit to revisit its FY 2022 audit of the Office of the Vice President, specifically the transfer and use of the confidential fund. Reply ng Office of the Vice President. This is Ms. Castro insisting on what she wants, even if it is wrong. Instead, nasagutin ang issue, dinadivert niya doon sa personal issue ng mga tao. Ino-opensa niya yung mga tao na nagki-critics sa kanya. At the very minimum, we expect that it will issue a disallowance and order the Vice President to return the 125 million pesos to the public coffers. Ang reply ni Vice President Sara Duterte, this is a finding of Ms. Castro, who is not an auditor. No? Diverting the issue, not answering the question. Tuloy tayo. Reply to Act Teacher Andy na yan. Anyway, naalala nyo yung reply niya rin kay Risa Ontiveros. Di ba? Sabi niya, sabi tuloy ni Risa Ontiveros sa kanya, puntahan natin yung sagot ni Risa Ontiveros nung inatake niya ito. Sabi nga ni Professor Antonio Contreras, 1-0 para kay Risa Ontiveros. Pero wag nyo rin iboboto ito si Risa Ontiveros, mga tola. Magiging pahirap po ito sa ating mahal na Pangulo. Sabagay, hanggang 2028 naman na ito, eh. Ano ang reply sa kanya ni Risa Ontiveros dito? Trabaho lang. Walang drama. Akala ko ba BP Sara, the OBP can live without confidential funds? Bakit parang pinapawisan na yata kayo dyan? Budget hearing pa lang. Lahat naman ng ahensya naglalabas ng proposed budget. Hindi kayo special. If you're so confident about those confidential funds, then defend them publicly. Hindi kaya ni Sara. At nakita naman natin dito, hindi niya kayang depensahan yan sa harapan ng publiko. Panoorin natin muli kung paano siya sumagot sa mga katanungan dito ni Sara Duterte, ay ni Risa Ontiveros. The 8-point socio-economic agenda of the Office of the President and his direction and mandate of Bagong Pilipinas. Sigurado, it's one of the toughest portfolios to hold in government, pero nakikita ko po concurrent yon sa pagiging VP. So, hiwalay pa po yung primary mandates ng DepEd, which I'll ask in the other hearing later, but may iba pa pong primary mandates yung Office of the Vice President. So, at least initially, nakikita ko yung primary mandates ng office nyo in support of the mandates and the programs of the Office of the President. I hope, Mr. Chair, dahil pangalawang taon na ito ng panunungkulan ni VP, at least in the next budget hearings, we can hear more specific and distinct mandates of the OBP kesa lamang in support of yung mandates ng OP. The Office of the Vice President has been allocated confidential funds amounting to 500 million pesos. According to Joint Circular Number 2015-01, issued by the COA, DPM, DILG, CGC, DCG, and BND, confidential funds refer to those expenses related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of that agency. So, una pong tanong dito, Madam Vice President, which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? Pakinggan nyo sagot ni Vice President Sara.
Mr. Chair, Your Honor, all of the projects of the Office of the Vice President use the confidential funds that is intended for the safe, secure, and successful implementations of programs, projects, and activities and engagements of me and all the satellite offices, including the central office of the Office of the Vice President. Sino po sabi nyo yung primary mandates ng office nyo in the next 6 years would be in support of the primary mandates of the OP? So, alin po sa mga primary mandates na yon, as you conceive them in support of the primary mandates of the OP, alin sa mga primary mandates na yon ang masusuportahan or specifically gagastosan ng confidential funds na ia-allocate ng Kongreso sa office nyo? Yes, Mr. Chair, Your Honor, the constitutional mandate of the Office of the Vice President is only to be a reserve, a bench warmer, in the event of, in the event that the President cannot discharge his functions. That is the constitutional mandate of the Office of the Vice President. Apart from that, all the other projects of the Office of the Programs, Projects, and Activities of the Office of the Vice President will depend largely on the decision and discretion of the incumbent elected Vice President. So for my term, we decided on three permanent projects: the Charter, the Museum, and the Permanent Office and Residence of the Office of the Vice President. And then we took on the projects that made the most impact when I was mayor of Davao City. These are the entrepreneurship program, the peace building in communities, the Pagbabago advocacy campaign. We added the Pagbabago a Million Trees for in support of the mandate of the DENR. Just imagine this. Paano kung walang katabi itong si Vice President Sara Duterte? Makakasagot kaya siya sa mga katanungan ni Risa Ontiveros? Sige, boto nyo. Di ko naman kayo pinipigilang iboto si Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028. Wala po sa aking goal yan. Ang akin lamang, nasa programa nyo ako, nanonood kayo, sinasabi ko, hindi ko siya iboboto sa pagka-vice-president, ay sa pagka-presidente. Bakit galit na galit kayo ngayon? No? Anong masama doon? After all, we have our own right to suffrage. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin noon? Karapatan po ng bawat Pilipino pumili ng kanilang iboboto. At sinasabi ko, ini-enjoy ko lamang yung karapatan ko. At hindi ko iboboto si Sara Duterte. Iboto nyo. Wala akong pakialam sa inyo. Kung sa tingin nyo magaling siya, iboto nyo. But I rather vote if walang makakalaban ibang kandidato ito, kung hindi si Senator Rapi Tulfo, kung wala talagang pagpipilian, mas iboboto ko pa si Senator Rapi Tulfo kaysa dito sa Vice President natin sa kasalukuyan. Galit na galit kayo, ano? Diba? Pikon na pikon kayo. Kasi ganyan kayo mga DD shit. Pagka hindi nyo kaayon ang isang tao, minumura ninyo, pinatakot ninyo, pinagbabantaan ninyo. Parehas kayo ng mga pag-uugali, mga DD shit. Inuulit ko, hindi ko iboboto ang Vice President natin sa darating na 2028 kung siya ay kakandidato sa pagka-pangulo. Maraming salamat sa inyo mga tol. Hanggang dito na lamang, lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.